panibagong araw, panibagong vlog. Mga ka-Facebook, meron po tayong bubuksang inboxing din eh. At ititingnan kung anong makukuha natin. May dumating po sa atin. Mga ka-Facebook. Yan po. May dumating po sa atin. Yan po. Atin pong bubuksan po to. Ah, ito po mga ka-Facebook. Ating bubuksan po natin ang ating parcel. Kung anong makukuha natin dito. Unboxing. Yan po, talaga pong siliyado, siliyado po ang kanyang laman. O, ito po galing sa J-Express. Salamat po sa J-Express po. At saka po eh, buksan po na natin. Yan, siliyado po. Na natin ha, mga ka-Facebook. Talagang saliyado po ang kanyang box. Po, kaw na po. Mga ka-Facebook, kaw na yan. Ating alamin, ating bubuksan isa-isa. Ito po, Father Pio. Dumating po galing Father Pio po at Asteris. Maraming salamat po. Dumating po ang ating shrine. Uy. Maliit sa yata sa akin. Sorry po.
Magkano to? 300. Hindi pala naman ito. 299. Nazareno, paano ba talaga? Paano natin mapapakinggan? Paano natin malalaman ano ang sinasabi sa atin ni Jesus Nazareno? Sabi sa ibang ebanghelyo, nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Siguro nga po, alam namin, nakikita namin yung larawan ng transfiguration na doon si Moises, si Elias. Pero pwede rin daw natin unawain ito na lalo pinagbibigyan nilay ni Jesus sa Nazareno ang salita ng Diyos. Sapagkat sa mga Hudyo, ang salita ng Diyos ay ang batas sa katauhan ni Moises at ang mga propesiya sa katauhan ni Elias. Sa pakatuwid, sa salita ng Diyos. Atin ang lahat ng bagay, kasamaan ng kanyang anak. Sino ang magkakarap ng sakay laban sa mga hiniram ng Diyos? Ganon ang tulog at magpapawalang sana sa kanila. Sino nga ang kakatol ng kapalipapan? Pangnasasalan ng Diyos. Yapa nga ang namatay at muli hinuhay at ngayon namamalitan para sa atin. Ang salamat ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makita nito. Sadyang dito po tayo dito sa